Divine Divas. At tatlo, yung oo. before that ay sina Shawarma. Drag din tsaka season 1 pa. Si Gagita kasama niya. Si Gagita, ano? Magkasama sila noon. Ayun. So, special ang episode natin kasi a week before, actually, pag pinalabas na natin to, days before the coronation of the Drag Den Supreme. Yes, si Russia Fox. Yes! Bago koronahan si Russia Fox. Yes, kasi di pa siya lumalabas ng studio, di ba? Nandun pa rin siya. Nandun pa rin siya, actually. Oo. Hanggang ngayon, nandun pa rin siya sa studio at nagpo-protesta. So, habang nasa studio si Russia Fox, in-invite natin ang final three queens. Yes. Si Mrs. Tan, si Moy, and si Deja. Yes! Hello, congrats! Nakatuwa. So, ang gagawin natin ngayon, so para sa mga ngayon lang nag-ano, ay, ano yan, Moy? Ay, it's Russia Fox. Moy, naging... Come on, and eat. Fox kasi naging siya. Fox. Naging fuck iba siya. Winner ka dyan. Pinapaandaran mo kami, ah. O sige, bago namin pag-usapan ang Drag Den, Season 2, now streaming on Amazon Prime Video, ay magbabasa muna tayo ng letter. So, isa tong series sa Ang Walang Kwetang Podcast kung saan pwedeng magbigay ng mga letters yung mga listeners natin. Tapos magbibigay tayo ng advice. So, may tatlo kaming Santa. Si Santa Angge para sa mga sex-related na problema. Si Santa Jolens para sa mga pag-ibig. And Santa Lina for career and... Career? And career job opportunities, lang. Yes. And Yanni para sa mga gender. Akadim, ganyan. Oh. Akadim, school. Ganyan. So, sa inyo, itodo na natin. Santa Angge. Oh, kasi mga bakla naman kayo. Oh. Ay, hindi po. Pasensya na po. Trabaho lang to. Trabaho sorry, lang sorry, to. Sorry, sorry, sorry. Cosplay malungkot. Lang pala. Cosplay lang pala. Oo. Mag-hi muna tayo sa VVIPs natin. 102,000 tayo ngayon sa Zoom. Yay! And sa Discord, ilan tayo? Meron din tayo sa Discord. If you subscribe to be a VVIP, ay part of your subscription will go to our My Kwentang Scholars. So, for the next batch, magpapa-renovate tayo, magbibigay tayo ng school supplies, magpapa-repaint, ganyan. Magpapa-makeover tayo ng isang public school classroom. Yes. Na ino-nominate ng mga ka-MA natin. So, thank may you so much. May mga nag-submit na. May mga nag-nominate na. May mga nakita lang sa email. Kaya ba mag-nominate direct? Pwede, pwede. Yes. Uy, oo nga pala, Moy. Yung mga mapapanalunan nyo, pwede nyo nang ibigay yun sa amin agad. Si Moy, as an educator, oo. Yes. Mag-nominate talaga, Akis. Mm-mm. And direct mag-nominate ako na ipasok ulit sa school yung mga fellow contestants ko. Ayup ka. O, basta yun, mag-nominate kayo. Mag-email kayo sa angwalangkwentangpodcast@gmail.com para mag-nominate ng public school. Pwedeng high school, pwedeng elementary. Kayo bahala. Oo. Okay. Tapos punta kayo sa @EWKPStuffs. Nandun yung mga requirements kasi kailangan namin ng photos. Ganyan videos. Anyway, okay. Kung di pa kayo nanonood ng Drag Den Season 2, bakit? Punta na wala kayo na sa... Wala na daw kasi sa Telegram. Kasi wala na si Russia daw. Kasi wala na daw si Russia. Marami sa... Kasi dahil sa mga subscriptions nyo, mas mapupush kami sa ano, sa Prime Video. So, maraming salamat sa mga nagtutweet sa subreddit, sa ano, sa Reddit. Thank you so much for talking about Drag Den. We need you guys. True. Thank you. Ayun. Hashtag Season 3 daw. Yes, para magka-season 3 yes. O, game! Sige, pakilala na muna tayo. Ako si JP and drag is not a crime. Yes! Ako si Tonet at I agree, drag is not a crime. O, kayo naman, pakilala kayo. Our final three Drag Den Queens. Mrs. Tan, go! Hello, I'm Mrs. Tan po and I agree with what Direct Tonet and Direct JP said and I also agree that slutty horror creepy character is Nurse kung saan doon mismo ako pinatay sa loob ng hospital sa pamamagitan ng pinanga. Actually, I experienced injury real way back, year 2000, nagkaroon ng guluto, pinasok ng NPA yung hospital na pinanganakan ng aking nanay. And I also believe, wait Manila. Thank you very much. Manila, Manila. Ayan nga, kasama ka pa rin dito, ha. Huwag ka na magprotesta dyan. Umalis ka na sa Gamis Studios. Magprotesta pa ulit, ha. Na dog show pa nga. Na dog show.
Go, Moy! Hi, mga classmates. My name is Moy, and I do believe that we need to call for a better education system and a family that pray together is safe forever. Come on and eat. Para naging Russia Fox tribute episode it's yes. Ayan na, may tribute episode ka na yan. Tribute to Russia. Bawal lumabas, Russia Fox. Paano kaya kung nakasama si Russia? Paano siya makakapag-zoom sa atin? Ay, direct. Kahit maayos internet yun, gulong-gulo tayo. Pagpasensyaan nyo na snail mail. Dogshow, wala na. At ito ang... Walang... Kwentang... Podcast presents... Santangge... Tulungan mo po kami. Featuring Drag Den Season 2 Top 3 Queens. Yes. The Retribution. Hello, mga ka-DDS. Retribution. Correct. At andito rin si Russia Fox in spirit. Still a Spotify exclusive. Uy, dumami na tayo. Maraming salamat sa mga latecomers. Dumagdag tayo. 114,000 dito sa Zoom. Mamaya, basta pakinggan nyo yung letter kasi feeling ko kailangan natin mag-definition of terms pagkatapos. Medyo maiksi lang naman yung letter pero I think isa tong we need education talaga. Yes. For ano. Moy is in the front lines. In this episode. Yes. Sa pressure naman yan, direct. Minsan bobo din ako eh. Go, Mike. Let's roll for. Okay, game. Ito na ang letter. This letter is from Barbie Top. As in, B-H-A-R-B-I. Bakit may top. H? Kulong. Malalaman natin. Ito. Sa Barbie ka lang, bobo na eh. May title. Siya naglagay ng title. Versa Top na nangangarap mabottom ng jowa kong Borta Bottom. Hello po, Directs Antoinette. Antoinette talaga. Hello po, Directs Antoinette and JP. And our special guests, the top 3 queens of Drag Den Season 2. Oh. Mrs. Tan, Moy, and Deja. Oh, taray, alay talaga sa inyo yung letter. Thank you very much for that. Letter. Okay, ito na ang letter. Medyo maiksi lang to. Gusto ko lang po sana dumulog kay Santa Angge sa aking problema. Ako nga po pala si Barbie Top na may ka-live-in partner for 6 years. Sana all. So si Duterte pa lang yung presidente, sila na. Ah, true love yan! True love! Oo. Grabe. Umano na, nagpalit na ng presidente, sila pa rin. Iba to. Nagbalik na yung mga Marcos, sila pa rin. At saka, di ba, break na nga yung mga, yung Duterte at saka Marcos, sila pa rin atin. Diba? Sila standing strong pa rin. Yes. Ang galing. Ay, sige, ito strength. Na rin. Basahin ko pa ba? Parang okay na yun. So, ito na nga yung advice namin. Ayun, ang alis. Okay. Nagsimula po ang relasyon namin na ako talaga ang nagtotop sa aming dalawa dahil ayun lang talaga ang preferred ko before. Napag-usapan namin noong bago pa lang kami na kung kaya niya bang mag-top at ang sagot niya lang ay lahat ng nakadate niya before may bottom vibes pero wala pa silang ginagawa bukod sa sides. So hindi niya na na-confirm. Ang haba naman ang sagot nung jowa. Oo nga. Yes okay. Or no lang naman yun. Ako pa lang ang unang guy na tumagal sa kanya. Oh, in fairness, pag 6 years in gay years, ilan na yun? 22. Baka jowa mo to, Deja, yung nagsulat. Baka no. Sige. Anyway, lately, may cravings ako mag-explore dahil pinalaki ako ni Santa Dora the Explorer. Nag-enroll kasi siya sa gym, kaya ang improvement po ni jowa lately ay nakakaloka. Sobrang sarap lalo at naloloka ako tignan siya kahit sa mga simpleng bagay na ginagawa niya. Ano yun? Ano yung simple yung ginagawa? Meron siyang sample. Naglakad! Feeling ko. Gawin, ala erbatashi. Ito. Nung nakaraan lang, naggagayat siya ng carrots. Pero sobrang na-turn on agad ako sa bilis. At firm ng pag-chop niya. Oh my God, nakajowa ka din ni Deja, carrots daw. Carrots! Ha, mga direct, so ito na nga. In-open up ko sa kanya lately as a joke na gusto kong magpa-bottom sa kanya. Since most of the time naman, sides lang kami kasi nasasaktan siya magpa-bottom. Pero ang sinasagot niya lang sa akin ay mahal na mahal niya ako, pero never niya akong ibobottom kasi hindi niya kayang mag-top.
I will do anything for love, but I won't do that. Mga direct, sana po ay mabasa nyo itong letter na to para makahingi ng advice sa inyo. Hindi naman po kami open rin for an open relationship, pero napag-uusapan namin na makipag-threesome as a joke. Salamat po ng marami in advance. Nagmamahal, Barbie top na nangangarap, mga rag ng borta. I think magano okay. Sila, mag-tweet sila ngayon na open na sila. Sa Twitter, pag inaano yun, no? Sa Twitter, uso yun ngayon eh. Uso. With picture. With picture dapat. Yeah. Dapat with picture kasama. Sige, wait. Ganito, kasi nung binasa ko to, feeling ko kailangan nga natin mag-definition of terms. We need to educate. This is an educational show. Kaya, kailangan natin ano yan. O sige, una muna, anong ibig sabihin ng Barbie? Barbie with H? Barbie, kahit walang H. Ay, iba yung Barbie with H sa Barbie without H. Ay, talaga? Bakit? Oo. Ha? Totoo ba yan? Mahininga yung Barbie. It's a Barbie. Seryoso ba yan? Seryoso? Naging seryoso ba ako direct sa show, direct? O sige, anong difference? Direct sonet. So, so when we speak of Barbie, meaning, tama ba na sila yung mga feminine, tama? Mga Barbie, mga effeminate gays. True? Mrs. Stanley, backup mo ko dito. Putangin na matalino ka rin eh. O hindi, maganda lang ako. Baka sabihin nila si yung beauty ko. Okay. Pero ayun, siya direct sa net. Pero totoo yung sinabi. Totoo yung sinabi ni Moy. Pero yan yung mga ano, yan yung mga effeminate. So pag may H, mas effeminate. Meaning hormones na. May hormones na. Totoo yan? Mali. Pag may H, ibig sabihin, Jejimon. Jejimon na effeminate. Tangina niyo! Number 3. Gusto nyo kami i-guess, tapos go. Pero totoo, yung meaning ng Barbie is ano, yung effeminate gaze or feminine gaze. Yes. Mm. Yung kanilang gender expression ay very feminine. Gender expression ay feminine. Can you give us examples so we can imagine? Ako? Si ano? Mrs. Tan. Barbie. Alam mo yung Barbie na iba yung ulo sa katawan? Yan yung si Mrs. Tan. Yes. Ganon. Barbie yan siya. Napaglaruan na kasi ako ng maraming ano, ng maraming bata. Uh-oh. So parang... She is a victim of her time. As Jay says, she's a victim of her time. Ayok kayo. Tapos ano, meron din kasing counterpart yung Barbie. Vrats naman yon, vrats na tayo. Ayun, at si Moy naman yon, kasi ako yung ibig sabihin yun, ano siya, ang Bisaya. Oo. Na feminine game. Hard B. So, hard B sa Bisaya. Vrats kaayo. Vrats. Dali, Jude, mura vrats ko an. Ganun siya. Gago, meron niyang brats? Totoo yun? Hindi namin alam kung ano yung totoo eh. Kami yung pinag-guess nyo, so paniwalaan nyo. Okay, sige. Hindi, pero ito kasi indirect. Ano naman yan? Nakadepend. Yung terms naman natin, especially kapag gilinggo. Oh, ayan, shit! Biglang matalino, bigla. Oh. Sumiba na yung kape. Kaya pangatawalan mo yan. Hindi, kasi diba, ang gilinggo naman kasi, ano yan, socialect yan. So, nakadepende sa group nyo or sa group of certain people kung ano yung tawag nyo sa mga bagay-bagay. Kasi halimbawa, yung group of friends nyo, iba yung tawag sa effeminate gay sa amin, iba yung tawag sa effeminate gays. So, feeling ko ang tawag usually, yung in general colloquial is ano, parang ano siya, effeminate gay, like may feminine attributes dun sa kanya. Okay. So, si JP, hindi siya Barbie. Si JP, hindi siya Barbie. Hindi, robot siya. Robot. I can be. Oo. You can be anyone you want. Yes. Hashtag yes to malambot. Yes. Hashtag malambot. Okay. Malambot man, pero matigas pa rin. Ganon. Hey. Si Deja, parang ang dami niyang gustong sabihin, hindi lang kinakaya oo ng internet. Nga, sige, pagsasalitaan na natin siya. Pagsasalitaan. Si mamaya, meron siyang ano. Okay, sige, next na term. Ito, common to, pero kailangan ma-define pa rin natin para sa mga hindi nakakalam. Ano ang bottom? At ano yan ang top? Yung, yan yung sa first episode, sina ni Lava. Bottom meaning those are the ones who receive. Yung sila yung nagpapa-anal, ganon siya. Mga inaanak, kumbaga, nabibigyan lagi. Oo. Sila yung mga pinapasok.
Ganun yes. lang. Yes, okay. Tama, tama. Yun yung ano, pinaka-simple. O sige, ano naman ang top? Ang top naman, ano, kaming tatlo, top three. Yes, naman! Naipasok. Ano kayong top? Ang gugulo ka usap nito mga to eh. Oh. Yan yung kung sa nuts and bolts, siya yung bolts. True ba? Huh? Hindi ko alam yun ate. Ha? Huh? Ano yun? Naging construction si yun. Wala hardware ano na yun? Hardware area na yun? Di nyo gets yun. Okay. Pero so, pero sila yung pumapasok na. Kung yung yes. bottom. Okay. Sige. Sila yung may titi. Okay. May titi na naman yung mga bottom. Pati naman yung bottom may titi din ate. Ay meron? Sabi ko. Iba na pala, iba na pala. Girl, I need education. Ay. Okay, so ano naman, pag tinatawag na power bottom, ano ibig sabihin ng power bottom? Pag binigyan ka ng ano, immunity na. Yun yung may power ka na. Tapos ibibigay mo, tapos sabihin mo, I would like to decline. Ganon dyan. So yung power bottom talaga, merong ano, merong normal na bottom. Tapos yung power bottom yung, ano talaga, is very committed to being a bottom. To the point na, ano siya, harurot kong harurot na, Ano yung mga nagagawa ng power bottom na hindi kayang magawa ng bottom only? Sabi nila kasi, with power comes great responsibility. So with power bottom, mas malaki yung responsibilidad doon. Is it? Kasi with great power comes great responsibility. Oo. Hindi, ito totoo na to, Derek, ha? Ang power bottom at saka yung bottom, parang yung bottom, okay, gusto ko magpakantot, pero yung power bottom, gusto ko lang magpakantot. Mas may conviction. Yung direct. Kasi kaya power, ay kaya siya tinawag na power bottom. Hindi niyo ako mapapakantot ng iba. Papakantot lang ako. Ganun. Mas may conviction sila. May lines. Power bottom with lines. Oo, may dialogue. True. Mas committed sila sa pagiging bottom. Oo. Okay, hindi ako bottom lang. Power bottom ako. Ganun. Di ba may power top? Ano ibig sabihin ng power top? Yung power top, ako ang papasok. Ganon. Ganon. Hindi niyo ako mapapasok. Ako lang ang papasok. parang wala na akong butas. Sakit sa ulo. Direct dito mo talaga, direct ano? Mm. Dito mo talaga mapapatunayan kung alay ka talaga, kung kaya mo kaming tatlo. I think ngayon pa lang sinasabi ko na hindi na ako alay. Thank you so much guys for no guesting. No to Sochi Bill agad si Derek. LBT rides only. Wait lang. Luchika muna tayo na mabilis. Kasi di ba may misconception sa power top at saka sa power bottom. Kasi sa pag-immerse natin sa community. Sa community! Di ba? Bet mo yun? Sa pag-immerse natin sa community, nalaman natin na yung iba, ang definition nila ng power top, is, ano, yung parang, ay, umalis si Deja. Ay, nabuhay. Kaya naman nag-i-explain ako. Eh, top 2 na lang! Sorry, sino, Deja! Sino pa lang maiiwan sa inyong dalawa dito? Yes! Naligwak ka man, we'll ligwak with you. Naloka ka, okay, diba? Sige, habang bumabalik si, ano, si Deja, ano yun, Mrs. Tan? Ayun, kasi may misconception sa power top at saka sa power bottom, na parang, kapag power bottom, parang, ay kapag power top, hindi nagsasak, hindi kumikilos, magkaiba po yun, ang tawag po dun ay starfish. Charis. Ano yung starfish? Kasi walang diba ang starfish, titihaya ang starfish sa dagat, nakahiga lang. Diba? Ganon. Hindi po power top ang tawag dun. Ang tawag po dun ay ano, makasarili. Hindi power top. Lazy top. Lazy top yun kasi, siya. Yes. Pero ano siya, yung isa kasi, yung power bottom, ano bang misconception sa power bottom? Na sila lang yung gumagal lang, sila lang yung kumkilos. Hindi yun naman din ganun, kasi dapat ang sex ay reciprocated. Diba? Sorry. Yes, iba din. Ang maraming experience. Uy, wala po. Narinig ko lang po yung kay Deja. Na-backstab ka na niya. Charing. O sige. Okay, ano naman ang Versa? Versa. Siya yung pwedeng, ano, kumantot at pagpakantot. Yes.
So ibig sabihin ang versa hindi naman necessarily sa isang time sila position. Versa. I mean, kapag nagchuchurbahan sila, kapag nakikipag-sex, hindi naman kailangan that time. Pwedeng today top sila, tomorrow bottom sila, ganun. Pwede ba ganun? Pwede ding flip direct. Oo. Sa isang gabi. Hashtag best of both worlds. Ito madali lang, pero baka lang din may hindi nakakaintindi. Ano ibig sabihin ng borta? Si Deja! Borta ba si Deja? Oh, borta ka! Oh, hindi yan mag-strawberry na bonnet kung hindi yan borta. Si Mama Rasha, borta. Oh, ito pa, yung last. Oh, sige, ito naman na napag-usapan na natin dati. Ano ang open relationship? Oh, ayan si Deja, tanungin nyo kasi nasa open relationship daw siya. Kasi tayo ay mga halimparo. Diyos ko. Feel ko mas common siya sa mga LDR. Kasi I believe when we speak of open relationship, you are both committed to each other. But you are still free to do what you want with consent to your partner. That's what I believe open relationships are. And mas I believe it's common sa mga LDR. Kasi lalo na if both of you are on the same page na ang love language ay physical touch and you somehow need to mingle with other people, but at the end of the day you will still go back to your partner. Feel ko ganyan yung ano, parang ano, pwede kayong makipagkamihan sa ibang utash pero kayo pa rin, parang ganyan. Oo, basta consented ng both. Oo, pero ang setup nun ay nakadepende kung pwede ba na ako lang or tayong dalawa dapat magka-join, ganon. Ayan. O, ina-firm ako ni Odasha. Thank you, Odasha. Kapag ba open relationship, kailangan ina-announce ba siya? Kapag, ano, parehas kayong pogi. Serious, Emily. Para at least alam naman namin na, shit, may chance pa kami, di ba? Siguro, ano, pag nahuli na, yun yung pag-announce. Charing. Kasi ano, it's okay but it's not necessary. Ganon. Yeah. At saka nasa sa inyo naman yun kung i-disclose nyo ba ang ABC ng relationship nyo sa public. Diba? Ano yung ABC ng relationship? A, a slutty horror creepy character is a mess. Diba? Bumalik pa rin ulit doon. B, by the way, highway, my name is Rasha Fox. C, she's a beauty si Moy. Ayan! Diba? Come on and eat. Oh, diba? Come on. ABC of Rasha Fox yun. Tribute. Feeling ko itong episode na to, tribute for Rasha Fox. Oh. Yeah. Okay, sige. Sagutin na natin ang tanong niya. Anong mabibigyan yung advice? Hindi naman daw sila open kasi for open relationship. Pero yung jowa niya, hindi kaya mag-top. Never daw siyang iba-bottom. Anong advice niyo? 6 years na sila. Oo. Tsaka naramdaman niya ang gusto niya magpa-bottom dun sa jowa niya kasi bumorta yung jowa. Bumorta, oo. So ano siya, na-erbo siya, nahuli yung ano niya, tinggil nung werot niya. Diba? Oo. Nung habang naghihiwa ng carrots, so sabi nung ano, nung jowa niyo, shit, ano kaya ang feeling nung carrot niya sa akin? ano ba sabi niya, ano advice niya sa kanya? Ikaw kaya muna, JP, Communication is the key. Kaya muna, Moy, go. Ah, wala. O, sige na. Kayo na muna, please, guys. Okay lang. Ang unang sasagot siya yung mananalo ng drag din. Ito na nga, sasagot ko. Tapos, diba? Bale, ito kasi yan. Feeling ko, kailangan muna natin silang tanungin ng isa munang tanong. Bakit hindi sila makapag-open? Number one. Number two. Ang nanegosyable ba talaga? Wow, kasi ang dami na sa akin. Ang dami na sa akin. 30 seconds na. Kasi kanina, tama ba ako? Diba 3 words lang hilingin? I'm slutty horror, so yun. But it's slutty horror creepy character is a nurse kung saan doon ako mismo pinana sa hospital. Actually, I experienced injury way back 2000. Time's up! I guess walang panalo tonight. Wala tayong winner for tonight. Oh, sige, go! Ikaw na, Mrs. Tan, go! Wait lang, direct, may papadi-check ako na fact. Ano ba ang position nung jowa niya? Versa bottom o bottom? O power bottom? Sides lang. Ayun pala! Ano ibig sabihin ng sides? Ano ibig sabihin ng sides? Sides lang. Ayung sides. Sides lang siya. Parang ano lang. There will be no penetration. Basically, it's just oral sex, kissing, or making out. Ganon.
Oh, yun. Sides lang walang siya. Walang penetration. And I feeling ko kailangan tanungin ni letter sender yung jowa niya. Kung bakit hindi mo kayang mag-top. Kasi diba, 6 years naman na sila. Feeling ko naman open na yung communication nila by that time. Kasi hindi naman sila tatagal ng 6 years kung hindi open yung communication nila. Feeling ko kailangan niyang tanungin, bakit ba hindi mo kayang mag-top? Is that because you don't see me as a bottom? Is it because hindi ka nakakorny sa akin as a bottom? Kasi actually, ganito yan. Meron akong experience na parang parehas kaming ng position, tapos hindi niya ako nakikita on the other position. So parang hindi daw siya something like that. So parang hindi siya comfortable. Pwede kasi yun. Oo. Na gawin sa akin yung keme kahit willing ako mag-adjust. So parang pwede din kasi yun. Diba? Kasi kung gugustuhin naman ni bottom na mag-itop yung jowa niya na gustong magpapasok sa kanya, meron naman kasing ways, diba? Like, meron na tayong medisina. Charis, medisina para patigasin ang mga nanlalambot nating mga puso. So, diba, mga ganong bagay. So, ayun, gano'n ba siya ka-willing at gano'n niya ka-gusto? Pwede naman din nilang pag-usapan yung open relationship. Kasi the mere fact na nabibring up na ni letter sender yung open relationship, sabi nga nila, diba, jokes are half meant. So, bakit hindi mo nalang i-fully meant? Or pag-usapan nyo talaga ng tuluyan, malay mo, yun yung makapagbigay ng satisfaction sa inyo. Diba? Aww. Kasi wala namang kasama sa open relationship. Totoo. Basta kailangan stick to the rules. Yes. Kumbaga, may boundaries pa rin naman yung open relationship. At saka nakadepende naman yan sa assurance na ibibigay nung other partner dun sa iba. Halimbawa, yun sa amin kasi wala kasi akong nakuhang assurance. Kaya kakaiba talaga yung... Wow! Mrs. Stan, breaking her silence. Breaking her silence. Yes, po, ito, boy. Chocolates. Ayun. May question ako, gano'n ba kahirap from a bottom na maging top? Ako direct kasi dati bottom ako. Tapos, nung natry kong mag-top, weird yung feeling kasi hindi ka sanay. Pero parang, lagi naman kasing ganun eh. Weird siya sa simula hanggang sa makasanayan mo na siya. Feeling ko mas ganun siya. Kailangan lang sanayan. Pero kasi I think may mga ano talaga eh. Preferences. Ano yung mas mahirap? From a bottom to become a top or a top to become a bottom? Feeling ko sa pareho. Pareho mahirap yun. Yung top to bottom or bottom to top. Kasi nga, syempre. Pupunta ka sa unexplored realm. Pupunta ka sa spirit world, sabi nga ni Avatar Aang. Diba? So, totoo. And when the world needs him, he vanished. He vanished. Diba? Parang yung mga, ano natin, hook up natin. Pag-usapan nyo na lang yan, kasi baka maging Avatar Aang yan na when the world, when you need him, baka mag-vanish yan, ate. So, kausapin nyo na lang. O mag-dildo ka na lang, ate, kasi yun na lang, para walang problema, send ka pa ng letter, yun tuloy, namang problema kami dito. Si Moy, parang si Moy may ano, may naka-reading sagot. Well, siguro ano, first and foremost, before going into something new, it is better if consented ng both. Like, if before you seek pleasure, I believe you need to seek comfort. Like, Divik, like, it's also a part of experimenting in your relationship eh. And after that, that thing might break or make your relationship. So, parang general na ano lang, sabi ko nga sa show, there's nothing to go but up. So, from bottom to top, hindi siya madali. At hindi rin ako sure if from top to bottom, madali rin. Pero, anong sinasabi ko? Pero ayun siya, generally, siguro, ano, siguro generally, kung ano man yung, ano yung dalawa, better to seek comfort. It's better nga na nag-experiment kayo kasi baka after mag-top ni Barbie, ay nakasanayan na nila at mag-switch sila ng roles, di Vic? At siguro mas tatatag yung relationship nila. So, go for it but make sure you are comfortable and with consent ng dalawa. Love it! Kasi let's face it, pag in a gay relationship, parang ano talaga yung sex. Like, hindi naman ano, pero parang most or some, there are relationships that are, the foundation is sex. Like, una is sex, tapos naging relationship. Parang meron ganun. O, si Deja, agree. Ikaw, Direkto Net, top ka ba or bottom? Demon nyo kayo. Direk mag-explore ka, Direk. Kaya mong mag-top. Feeling ko si Tonel,
Alam niyo si Tonet, may top energy yan. Oo. Oo. But the internet may naman na yan in person, di ba? May top energy yan si Tonet. Ano ang top energy? Si Tonet. Ano ang top energy? Ano ibig sabihin ng top energy? Yung sabi nila, kakantot ako! Gago. Pero ano lang, there are misconceptions that when we say top, yung naisip ng iba is ano agad, dominant agad. Pero hindi ganun yun. Meron ding submissive tops, dominant tops, oo, lazy tops, ganun. Yung position kasi, isang ano lang yan, isang aspect lang yan ng mismong act itself. Kasi merong submissive, dominant, merong gentle, merong hard, merong... Yes. Merong ano, kantot barurot, ganun ba? Anong difference ng kantot barurot sa kantot demonyo? Yes. Ang feeling ko yung sa barurot, ano lang yan, parang ano, ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra! Ganun, oo. Ano. Tapos yung kantot demonyo, ano, ra-ra-ra. Sobrang insightful ng episode na ito, ang dami kong sobrang natuna. Insightful. So yun yung KD, kantot demonyo, KD. And KB, kantot barurot. Hindi, pero yung kantot demonyo, ano, may kasamang force, yung kantot barurot, mas ano siya, mas dun sa sabilis, feeling ko. Kasi, di ba, from the word itself, barurot. Kasi, di ba, kapag, ay, naku, bumabarurot yung sasakyan, ibig sabihin mo, bilis yung sasakyan, di ba? Harurot kasi yun, ano, Mrs. Kat. Harurot kasi yun. Hindi ka taga Batangas at taga Laguna, Direct JP. Tiga taytay ako. Hindi ka talaga matatama. Tiga Rizal ako. Pareho at Calabarzon din yun. Ano, Direct, may iba sa amin kasi bundok na kami. Iba yung dialect ba? Ay, Diyos ko. Okay, sige. Para magiging, ano, submissive na top? He lets the bottom do the, ano, or mas masunod-sunuran siya sa bottom if yung bottom is more dominant than him. Oh, dahil nandun na tayo sa kantot baroro at saka pagiging top ni Tonet, punta tayo sa drag deal. Ano? Ah, wait, ano, meron pa ba kayong ano, gustong ipayo kay Barbie Top? Barbie Top. Parting message na lang siguro. Parting message, feeling ko ito na lang yan. Pag-usapan nyo yan kasi 6 years na rin kayo. Matagal na relationship yan. And feeling ko, sana by this time nakikita nyo na ang isa't isa sa dulo ng walang hanggan. Diba? At sana hindi yung pagpapalit nyo ng preference sa kama ang maging sanhi para mas mabasag kayo. Lahat naman ay pwedeng pag-usapan, lahat ay pwedeng mabago. Kasi sabi nga ng educator ko noong high school, there is no constant thing in this world aside from change. Seryoso ba yan? Oo, totoo yun! Okay, okay. Ma, magkaklase ba kayo nung may... O kayo ano, kayo Moy, meron pa kayong pa last words kay ano, letter sender. Wala na, okay na yan siya. Kaya na niya yan. Kung ano man yung pipiliin nila, oo, yun yung sinabi ko kanina, mag-experiment kayo sa ano, not to the point na maghihiwalay kayo, but to know each other better. Borta ka man, or ano man yan, always free Pura Luca Vega. Ganun siya. Yes. I love you, Pura. Ayun, so basta communication is the key. Oh, tama ako, yung pa rin talaga, it all boils down to communication is the key. Ayun, dahil ano, pinag-usapan na rin natin ng top. So, after 7 episodes, tama ba? 7? Mm-hmm, 7. Oh, after 7 episodes, meron na tayong top 4! Hindi nyo alam kung sino yung pang-4. Oh, may question ako. Moy, saan ka nagpe-perform dati? Wala po. Wala kaming pinagpe-performan. Ba't ka malungkot? Okay lang yun. Ay, wala po! Wala kaming party sa amin! Walang performance. Ganyan dapat yung energy. Wala. Kaya nga, di ba, nag-start na kayo dyan. Ang daming ang viewing party. Yes. Nakakatuwa. Dahil sa ano, dahil sa drag din yun. May sinisend si Rod Singhai, Direct Rod, na mga ano, mga viewing party sa mga probinsya. Tapos, may umuusbong na mga maliliit na drag scene sa iba't ibang provinces. Sa iba't ibang provinces. Russia Fox. Kaya nakakatuwa. Yung nadudulot nung ano, drag dagulan, may sarili na silang drag dagulan sa mga probinsya nila. O yun yung question ko parang related doon. Parang paano binago ng drag, tsaka ng drag din yung ano nyo, yung career nyo sa drag. Oh, go Deja. Kasama yung ano, yung pinakamagandang sagot dito kasama sa score sa finale. Ah, sige, go. Ayan na,
Nagsimula kayo sa photo liking contest, ha? Alam namin yan. I-refort ko yan. Direct. Ikaw, Moy. O, ikaw naman, Moy. Oh, sige, ako na. Before going into drag, then we baby drag. I still consider myself a baby drag queen. Lalo na ano, nagsimula lang ako nung pandemic at nakasama ko pa si Mrs. Tan mag-perform online. So basically, I have zero bar experience. I mean, we have performed sa mga bars, but when booked lang, ganun lang. Hindi siya yung pang shows na regular, ganun. So we have zero drag queens here. I mean, there are, ano siguro, mga comedy-comedy, ano, pero hindi madalang, ganun siya. So, basically, again, walang drag exposure here unless may events na Pride, ganun-ganun lang siya. So, after drag then, as what I have represented doon, nakita nila that there is me, there are queens like me, I have sisters, na ay ganito sila para yung ano, mas na-recognize nila or mas nakilala nila kami sa past events, having them to know us more. Tapos nakilala kami nila na, ay meron palang nagpa-perform dito, ganyan-ganyan. So, yung other bars, merong nag-i-invite sa amin na mag-perform, pero right now, we are kind of regular kasi salitan kami every weekend lang na ano, tig two queens. I mean, that may not be a lot to other queens out there, but that is something big sa amin. Kasi as we get to perform, kahit salitan lang siya, twice a month, each of us, I can say that I have brought a difference dito sa amin, that I have represented na there is a drag scene na kayang mamukadkad. And through drag then, and after drag then, nakita nila yon. And lalo ng top 3 paakis, there are a lot of doors and windows and houses open for us, opportunities. Hindi lang dito, pati dyan din sa Manila. Like, nung una, nakikita nyo lang kami sa screen doing live shows. Ngayon, nakikita nyo na kami sa screen performing sa drag then. And after that, makikita nyo na kami sa bars next to you. And the biggest stage to be performed in yet is sa finale. And that would be all. Thank you po. Aray! Ilan lang score ni Moy, Tanit? Dahil sa sabi. Okay lang, wala lang score, score direct. Dapat confidential. Maglalagay lang ko dito. Wow! Congrats naman sa'yo, Moy. Maraming salamat. Also, shout out lang po to Lunar Cafe and Art Bar kung saan kami nagpa-perform ngayon regularly. And thank you, Miss Jessa, and long live Lunar. Thank you po. Yes. Tip your queens. Yes. Next. Ikaw, Mrs. San, ikaw muna. Mukhang busy si DJ. Oo, okay. Mahirap abalahin na. Ano kasi talaga, feeling ko ang pinakamalaking pagbabago sa akin ng na nabigay ng drag din is that yung feelings ko before na hindi ako na-appreciate, yung feelings ko before na hindi ako nakikita, na hindi ako pinapakinggan, na walang pake yung mga tao, especially yung mga tao na importante sa akin, ay walang pake. Parang ngayon, unti-unti sila nagkakaroon ng pake. Like, ganung bagay. Halimbawa, yung family ko, lagi nila, every week, every episode, nagsasend sila ng ano na parang, napanood ko yung episode ng drag din, ganito, ganyan, yada, galingan mo. Na parang wala namang kaming ganung conversations before. And party the 5 years na akong nagda-drag. Tapos, parang first time na nagbigay sila ng attention dun sa drag. Kasi hindi nila supported yung ano ko eh, yung drag ko. Tapos, parang ngayon, unti-unti ko nararamdaman yung support ng family. Yun yung nakakatawa. Tapos, pangalawa is parang yung having to connect with a lot of people who share the same story as I. And, o kung di man same, similar. And also, the parents din na nagme-message, especially after nung episode 6. Ayun, manood kayo para alam niyo yung context. Hey, only on Prime Video. Ayun. Yes. So, nung yung na-share ko nung episode 6, parang yun, dun ako nakakuha ng maraming messages ng mga tao na parang, I feel that, ganito, ganyan. And yung makapagbigay ka ng mga ng bosses na parang, kung si bakla nga, nakaya niya, kakayanin ko din. Yun yung usual context ng message na parang nakakatuwa. Na parang ginawa ko lang naman yung amas ko sa show. Tapos parang hindi ko alam along the way, meron pala akong na-inspire. And kahit hindi yun yung goal, tapos may nakaka-feel nung ganun, nakakatuwa na ipagpatuloy yung amas mo kasi parang somehow,
ina-affirm ka ng universe na tama yung ginagawa mo. Kahit na for so long you felt na you're a mistake, you're not enough, pero parang for other people, it's more than enough. Na yung ganun, na parang feeling ko, yun yung pinaka malaking pagbabago na nabigay sa akin ng drag din. Na magkaroon lalo ng lakas ng loob sa sarili ko at tiwala din sa sarili ko at tiwala din sa ibang tao. Na, kasi ano eh, naka-countercheck ko yung sarili ko na parang nakikita ko yung sarili ko, kung ano yung sinasabi ko, kung ano yung mga mali kong ginawa during the show, kung ano yung mga tama kong ginawa during the show, na parang, ay shit, pangit! Ay, namatayan ako ng ilaw! Pagkasabi ng pangit, namatay yung ilaw! Namatay yung ilaw ko! Bakit naman ganun? Namatayan ako ng ilaw! Payak na ako dito! Grabe naman! Ba't naman ganun, Quezon City? Bakit naman ganun? Gago! Namatayan ako ng ilaw, nakakaloka! Ayun, sabi niya, time's up! Time's up! Ini-eme mo kami, mga... Ini-eme mo yung mga ka-eme natin, ganis. Ayun. Ito na nga, pero walang eme, feeling ko yun yung pinakamalaking nabigay sa akin ng drag din. Yung parang... Kasi before, natatakot ako magkwento. Kasi feeling ko wala namang may pake. Pero parang ngayon, nagkaroon ako ng lakas ng loob na, ah, may value pala yung ginagawa ko. May value pala yung art ko. Na parang through art, pwede kong gamitin siya para magkwento ng mga kwento na hindi lamang sa akin, kundi para sa lahat. Na pwede may matutunan sila. At nakikinig talaga yung mga tao. And feeling ko, yun, okay siya na... Okay siya. Nice. Ganda. Charis. Ganda. Congrats naman. Wala na sabi. Baka kasi mapatayan ako ng ilaw ulit eh. Ganda. Congrats. Pero totoo yun. I think yung mga art form, parang kahit anong klaseng art form, parang minsan yung creator, hindi nila alam na may ganitong klaseng effect siya sa mga makakita ng art, ganyan. Tapos parang doon mo na lang ma-realize kapag nailabas mo na yung art mo sa mga tao na parang, ah, may ganitong effect pala to sa mga tao. True. And feeling ko ano rin siya, mas nagiging solid, no? Mas kasi kapag nagkakumpiyansa yung artist sa sarili niya, mas dadami lang yung magandang art. And sana lahat ng artist, kung pinanghihinaan man kayo ng loob, sumali kayo ng drag din. Para naman kasi loob nyo. Charis! And pero kidding aside, diba? Parang, feeling ko dadating din yung time na kung feeling nyo hindi napapansin yung art nyo, trabahuhin nyo lang siya kasi dadating din yung point na parang, ayun. Tsaka, ano, wala lang. Sobrang thankful ako sa drag din talaga, mga direct. So, thank you very much sa creators ng drag din. Kasi sabi ko, shit, tama yung, ano ko, tama yung pagsali ko kasi naalagaan yung kwento ko. Like, as a queer artist and also as a queer person. Love it. Ganda. Pero ano yun ah, parang I think additional na lang yung pagkakaroon ng platform like drag din. Kasi I think every artist may kanya-kanyang platform naman. Parang yun nga, parang lagi namin sinasabi dito sa podcast na parang kahit, kunwari sa Twitter, kunwari meron ko 100 followers, ganyan. Parang 100 followers pa rin yun na nakikinig sa kung anong gusto mong sabihin. So gamitin mo yung platform ng tama. At saka ano, feeling ko, dapat wala nang, by this time, dapat wala nang nakukulong dahil nag-express lang sila, dahil nagkwento lang sila. Tama! Diba? Hashtag drag is not a crime. No, nakalaya na daw siya, sabi dito. Yes. Ah, talaga? Nag-story na daw. Yes po. Nag-story yes. Na si Naiya. Just now, as we speak. Oh, go! Yay. Deja! Okay lang ba? Abalahin ka na? Oo. Oh, yung Kyoshi Warrior. Sorry, nakaabala yata kami sa'yo. Yung pag-contact sa drag doon, it's, para ma-offset na marami yung message sa akin na, oh my God, may bagyo, may scene pala sa bagyo, hindi ko alam. Yung mga nag-reset gano'n, hindi nila alam na may mga show sa bagyo. Parang, isa yun sa ano ko, sabi ko, kahit hindi ako manalo, ang mahalaga, andun ako, mapakita ko yung drag scene namin doon. Yun, isa yun sa pinakamalaking achievement para sa akin, yung makita kami doon. Aww. Love it. Love it. Baka umiyak pa dyan, yung makeup mo. Nakaka-proud lahat ng queens ng ano, ng drag din. Iba, wala. Ano ko talaga sila. Ilalaban ko talaga sila. Sasalo ka ba ng bala para sa kanila, Tonet? I think hayaan ko na lang. Papagdasal ko na lang sila after. Uy, pero grabe, iba't iba yung mga drag din queens. Ah, katawa. Super thank you. Uy, wait lang, papromote lang namin kasi meron na kaming finale show. Pinabongga yes. Namin kasi every week may viewing party sa Rampa, diba? Pero for the
Drag Den finale sa March 9, Thursday, 6 PM sa Newport Performing Arts Theater sa Resorts World. Newport World Resorts. March 7 daw, te. March 7 nga, ano sabi ko? March 9. Sabi ni Tonet, March 9. Sino kakampihan niyo? Si Tonet o ako? Depende po. Sino makauna mag-Gcash? Sino makauna mag-Gcash? Sorry. Oh, anyway, March 9, Thursday. March 7 nga daw to, ne? 7 po, dito. Ano ba yan? Paulit-ulit, ne? Ano ka ba? March 7, 6 PM. Ang Drag Den Season 2 Retribution, the finale. Nandiyan ang Season 2 Queens ng Drag Den. Tapos, pwede na kayong bumili ng tickets. Saan available? Marami nang ano, marami nang sold out. Marami nang sold out na talaga yung ano, yung VIP. Tickets are now on sale at Ticket World and SM Tickets. Sold out na yung SVIP at VIP. So, pasabog. 'Di ba, bongga. Sold sana out. Sana meron ako man lang yung sana ano. May pa-ticket man lang kahit sold out na nga. Taray naman, paano kami makakapasok? Charing. Wala pa kaming ticket. Okay, ako din yung... po, direct. Wala pa rin po kaming ticket tatlo. So, papadasal na lang namin. Kaya baka mag-zoom na lang kayo, ah. Okay, baka mag-zoom na lang kayo. Parang ano kayo, Queen Yasmin, yung meet and greet niya, hindi siya nakapasok sa Zoom. Oo. Ay, wait lang. Ang ano sa finale, hindi pa nila alam kung sino yung nananalo. So, pero sinoot namin tatlong beses yung ano, kung sino yung nanalo. So, nag-shoot kami na version... Oo. Na version ni Moy, version ni Deja, version ni Mrs. Tan, at version ni Russia Fox. Charing. So, pwede rin ano? Pwede. So, pwede. Oh, mga Russia fans, may pag-asa pa kayo. May pag-asa pa. Tsaka Jean Vlog fans, may pag-asa pa. May pag-asa pa. Jean Vlog fans. Sana sa ano, sana sa finale, may away uli si Jean Vlog tsaka si Margo. Si Margo, tingnan natin. Hindi, si Russia na si Jean. Lahat. Tsaka si Jean. Mm-mm. Si Russia yung mag-aawal. Tulog mo. O, basta yon. So, kapag nagpunta kayo dun sa viewing party, hindi rin alam ni na Moy, Mrs. Tan, or Deja kung sino yung nanalo. May reunion ba? Yes, lahat ng queens nandun. So, punta na kayo, guys. So, kung ang mga manok nyo ay hindi nakapunta sa top 3, nandun pa rin sila. So, attack na kayo. Punta na kayo sa Ticket World and SM Tickets. Available na doon. Ito yung ano, mga tickets. Bronze is 1,500. Silver is 1,900. Gold is 2,200. VIP, 2,600. And SVIP, 2,800. And I think yung GenAd, ano, yung GenAd ay libre, pero sila yung maglilinis. Tama ba? Yes. Mga confetti. Yes. Yon. Okay. So, super ano, super congrats sa inyong tatlo. At sa lahat ng mga Drag Den Season 2 queens, ang bongga. Totoo. Sobrang happy. Salamat sa mga ano nyo, sa mga kwento, lalo na dun sa ano, my God, episode 5 ba yun? 5! Oh my God! Grabe. Ang hirap panoorin ng episode 5, Derek. Oo nga. Mukha nga eh. Nakita ko nga yung statement mo after. Okay ka lang ba, Mrs. Tan? Meron ka bang gustong sabihin? Kailan ba kayo nag-break after ng ano, ilang months after the shoot? Hindi, hours lang. Hours lang, Derek. Pero ano, PM ko na lang sa'yo, Derek. Kwentuhan tayo, Derek. Ikaw mo, ikaw pa rin ng kaibigan mo. Magkaibigan pa rin kayo ng kaibigan. Oo, friends pa rin. Friends pa rin, okay. Friends pa rin. Okay. Oh, congrats sa inyo. Yung ano kaya, si Nanay Russia kaya, tatay niya pa rin kaya yun. Di lang nagkakatanungan naman kung ganun pa rin naman, di ba? Anay pa rin kaya yun, napaisip tuloy ako bigla. Gago! Okay, bilang ano na lang, pagtatapos, anong masasabi nyo sa mga supporters nyo? Na nung una, ano, na kinakabahan pa sila kung paano sila tatanggapin ng mga tao, ganyan. Tapos ngayon, meron ng mga kanya-kanyang fans and supporters. Sige, isa-isa bago tayo magtapos. And sabihin nyo na rin kung ano yung mga next shows nyo, ano yung mga social media accounts nyo para follow nila kayo. Go! Para mabigyan kayo ng mga tip, ganyan. Yes! Sino una? Oh, go, Deja. Thanks to all this. Yes, welcome kayo sa akin, and I welcome you to me, and I welcome me to you. Pero yun, thank you so much for support and love na nare-receive ko ngayon. And also, you can follow me on Instagram at the Deja, the way sa dulo. Oh, dali, mag-makeup ka na, galit na yung organizer. Go, bye-bye. Okay, sino next? Yung first runner-up yung next. Hahaha!
umalis na. Umalis na si Mrs. Stan. Umalis yung dalawa. Natira si Deja. Go na. Ito naman mga to, hindi mabiro. O, yung next na magsasalita, siya yung mananalo ng drag din. Hello po, good evening. Naluki ako, umihi ako, tiri. Sige na, ako na lang. Okay. Okay, so, to everyone who has watched Drag Den, I don't wanna make this about me, but this is about me. Muna, char. Pero, ayun guys, thank you so much for tuning in to Drag Den because you never know how hard it is taping that fucking show, all the drama, kahit sabihin nyo mga, ay, scripted to, girl, kung andun ka, I won't think you'd survive that. Tapos, thank you so much for supporting your queens because you never know that the queens you are supporting are not only sometimes feeling down, but sometimes feeling defeated, parang ganon. So, thank you so much for all the support kasi there are a lot of people who are messaging me that at the first part of the show, they did not notice me. So, kasalanan nyo ng producers and ng editors. Grabe yung pag-edit niya sa akin. Like, kahit si Manila eh. At first, hindi kita nakita sa competition. Okay, Manila, sure. Char. Pero yun siya. Like, thank you for tuning in to my very own narrative and story sa Drag Den. Because you are supporting one gay kid from the province who has no bar experience, trying his luck sa Manila, and risking it all, and everything was so fucking worth it. And again, thank you so much for all the sweet and kind messages, kahit sa mga bashers dyan, na naiinis, kasi instead of Russia, ako na yung nasa top 3, kasi hindi pa nila napanood yung episode, okay, pero yun siya. Thank you so much again. And this is TV. Don't send hate to all these queens kahit ano man yung mangyari, guys. And sabi nga ni Jean, she's acting. Eme! So, again, thank you so much. Yan lang yung masabi ko kasi sobrang busy ako. Sometimes hindi ko na ma-re-story yung, or ma-re-share yung stories, yung mga tags, hindi ko na ma-reply yung messages. Pero I read them all, I appreciate them all. And thank you so much again. Yan yung masasabi ko. Thank you. You have made one gay kid's dream come true. Thank you so much. I love you all. And support. And stay in school. Thank you all. Thank you, Direk. I'll go, Mrs. Tan. Ayan. Thank you very much po sa lahat ng sumusuporta. Not just in the Philippines, but around the world. We never expected that. Na alam, aamatin tayo ng ano, kahit hindi taga Pilipinas, 'di ba? Nakakatawa. Sana na-enjoy niyo po ang Drag Den at patuloy niyo pong enjoyin siya kasi hindi pa po kami tapos. May finale pa po kami sa March 7. Sabay-sabay po nating alamin kung sino ang susunod na Drag Supreme. Tapos, kung nagustuhan niyo po yung Drag Den, sana din po ano, may mga napulot din po kayong aral at saka napulot niyo rin kung ano yung pinaglalaban ng show. Kasi, sa dulot-dulo, drag is a protest, drag is an art, and drag is not yes. A crime. Ayos. Yes! At, ano, paano ba? Magpo-promote lang po ako. Go! Ano, merch! Yung t-shirt ko po, ayan. Ganda! So, nag-design? Ex ko. Ay! Ex date. Baka may umiyak pa dito. Congrats ulit sa inyo. Congrats sa super inyo. Super proud of you guys. Promote din po ako ng Instagram ko. Ayan. Follow niyo po ako sa Instagram at HEYMRSTAN. That's Hey Mrs. Tan. You can follow my merch page at tanina_merch. Tanina merch. Ayan. At saka, last na, manood po kayo ng Drag Den PH Season 2 at saka Season 1 i-stream nyo na rin para mag number 1 na tayo finally sa Prime Video. Ilang weeks na kami. Ipag number 1 nyo naman kami sa finale, putang ina nyo naman. Ayun. Yun lang. Para magka Season 3 pa kasi ang simpleng pag-amats nyo ay pagtupad ng pangarap ng mga young artists around the Philippines. And malay nyo, yes, around the world kapag nagka-budget. Diba? Yes. So, thank you very much. Para ano din. At saka, kailangan magka-season 3 kasi gusto din naming bumalik at mag-judge. Oo nga! Diba? Oo, totoo.
Alam mo yung ano, yung pagbabalik ng mga previous queens para mag-judge, talagang pinush siya ni Rod. Actually, nung start, parang ako, wag na te, kasi ang dami ng tao sa stage. Kunti lang yung camera natin, daming, di ba, kulang yung angulo ng camera. Sabi niya, in-explain niya sa akin na importante para sa kanya na merong boses ang mga drag queen na nagbibigay din ng opinion sa kapwa drag queen. Kasi mas naiintindihan ng drag queen yung pinagdadaanan ng kapwa drag queen. Kasi hindi lang naman siya parang as an audience dapat. May magandang perspective kapag drag queen yung nagsasabi ng comments kasi napagdaanan nila yun. Meron silang background kung ano yung proseso ng isang drag queen. So, ayun. At least, diba? Na-educate ako doon. Thank you, Rod Singh. Oo, may kagalingan. Yan pa nga si Audacia. Ang ganda nung guessing ni Audacia noon eh. Oo. Oo. Sabi niya, I don't think. Ganun. Pero yun, ang daming changes na binigay talaga ni Rod. Kaya super ano. Super happy ako na sobrang tutok talaga si Rod. Si Rod talaga sobrang mother. Kapag si Luca, Diyos ko, isa si Rod talaga sa ano, nangunguna dyan kung paano mapush, matulungan si Luca, ganyan. So, sobrang swerte ng mga drag din queens na nandyan si Rod as a creator. Not just a creator, but as a mother. Ayun. Okay! Thank you, guys! Na si ito, totoo na talaga to. Totoo na talaga. Thank you, guys. Inaantok na si Moy. Oo nga. Mag-show pa yan. Congrats, guys! Ayan, mag-show na kayo. Congrats, guys! See you on March 7. Sa finale. Yes, see you on March 7. Ay, sa mga nanonood, thank you. Sa mga nakikinig dyan, thank you very much. Yes! Bye, guys! Congrats, guys! Thank you. O, basta yun, guys, sa March 7, bumili na kayo kasi sold out na daw yung VIP and SVIP. Resorts World to, no? Resorts World, yes. Mas pinabongga namin. Ang laki nun, ha? Bongga. Naayos namin. Thank you, Newport Performing Arts Theater, Newport World Resorts, Resorts World Manila. 6 PM, March 7, Thursday. Tickets are available sa Ticket World and SM Tickets. Tapos, available ang episodes ng Drag Den Season 2 sa Prime Video. Ay, tapos, thank you rin sa ano sa mga sponsors ng ano ng Drag Den. Philippine Airlines, official carrier ng Drag Den, and Jojo Bragais. Ayan, so sa mga brands dyan, tulad ng Philippine Airlines. Oh my God, baka kami naman yung ambunan nyo ng grasya. Opo. Baka naman you like to partner with us, feel free to email us at ang walangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this episode and podcast, please follow us on Spotify. Click the follow button and also the bell button. Kung gusto nyo ma-notify kayo at may bago kaming lapag. And i-chika nyo sa amin kung sino ang inyong manok na gustong manalo o gusto nyong manalo sa Drag Den Season 2 Retribution. Mention us on X, Instagram, and TikTok using the hashtag Ang Walang Kwentang Podcast and hashtag DragDenPH, hashtag DragDenPH on Prime, official IG namin at EWKPStuffs, official TikTok namin at Ang Walang Kwentang Podcast, ako sa Twitter, Instagram, and TikTok at Tonette Hadaone across the board. Yes. Under. Very Noah. Ako naman at JP Habak across Instagram only. Tapos, meron din kami ang Walang Kwentang Podcast after podcast chikahan kung saan pwede nyong sabihin kung Team Deja, Team Moy, Team Mrs. Tan, Team Russia Fox kayo sa finale. Nakakaloka yun. Paano kapag naman ba si Russia Fox sa finale, no? Tapos sabi niya, crown me. Ganon. Wait, Manila. Manila. Gaganan siya. Tapos hindi na naman siya lalabas ng Newport, eh. Nandun lang siya forever. Maraming salamat talaga sa mga nag-tune in sa Drag Den Season 2. Super thank you, guys. We appreciate all your ano support. Mm. Ang favorite ko pa rin talagang episode, yung ano, yung horror episode. Well, bukod sa nandun si Alaska. With Alaska. Huwag na natin ibalik. Oh. Yung ano talaga eh, yung kwento ni Russia Fox dun sa costume niya. Yung may panas hospital sa tondo. Inanong pa yung opinion ni Margo? Hindi ko talaga. Oo nga, di ba? Di ba sa tondo? Parang lo! Lukang-luka talaga. Ay, Russia. Hindi ako taga-tondo, pero ang tagal ko hindi nakakita na ng pana. Sa Toy Kingdom lang ako nakakita ng pana, Russia Fox. Lukang-luka talaga. Kami ano rin. Sa tondo, may pana. Woohoo! Maitawid lang eh, no?
Naitawid naman niya. Yung mga tao na lang yung parang, tama ba yun? Sakit sa ulo. Ay, ayun. See you sa next recordings, guys. Punta na kayo sa angwalangkwentangpodcast.com. That's angwalangkwentangpodcast.com. Nandun ang mga recordings natin for March. At magkakaroon tayo ng farewell episode. May live yes. recording tayo sa March 20. Ano yun? 26. So, sana madami kayo. Sana madami kayo, guys. Kahit wala kaming guest noon sa farewell episode, sana punta kayo. Magpa-VVIP kayo. May mga nagtatanong kasi parang bakit may farewell. Kasi kailangan namin mag... Doon namin sabihin yung reason. Pero kailangan na kasi namin mag-focus ito net sa pelikula muna. So, tsaka cooking. Yes. And vlogging. And, you know. Vlogging, yan. Swimming. Amplifying our voices. Yes. So, punta kayo. March 26, guys. Kahit wala kaming guest, ha. Pumunta kayo. Baka mamaya, kunti lang. So, yun. Yun na. Ayun. Yun lang. Thanks, guys. Thanks, guys. Bye. Vlog kayo ng finale ng Drag Day. Yes. Bye-bye. See you. See you doon. Bye.